Hello mga kaigo, welcome po sa ating YouTube channel na Criminology Talks. Ako po si Dean Eisenhower at isa pong registered criminologist at nagdi-discuss po tayo ng mga topics related po sa criminology and criminal justice. At thank you po sa lahat ng subscribers at sa mga hindi po subscribers. Please do subscribe at mga kaigo, palawakin po natin ang ating munting criminology community dito sa YouTube. Ito mga kaigo, para po ito sa mga criminology graduate pa lang na nagde-decide kung mag-board exam sila, nagde-decide kung papasok ba sila sa review center or mag-enroll sila sa review center. Para po sa inyo ang video na ito, kasi mga kaigo, i-discuss ko po ngayon sa inyo ano po yung tatlong uri ng pagre-review. So sana makatulong ito sa pagde-decide ninyo kasi meron pong tatlong uri ng pagre-review. Okay, so simulan natin agad, no? Ang unang uri ng pagre-review or first type of review is yung tinatawag na formal review. Formal review. Ito po mga kaigo, na mag-e-enroll ka po sa mga review centers. Na mga review center na pipiliin mo. Okay, so depende po yan. It's either school-based or may mga school kasi mga kaigo na meron silang sariling review center para sa kanilang graduate, or mag-e-enroll ka sa review center outside of your school. So, nasa sayo din naman yan. Okay. Ngayon mga kaigo, ano ba ang meron or kagandahan ng isang formal review? Ulitin ko ang formal review. Ito po yung mag-enroll ka sa isang review center. Okay. Ito yung established formal review center. Okay. Unang-una mga kaigo, ang kagandahan po ng formal review kung mag-enroll ka sa mga review center ay meron po silang formal program. Okay, gaya ng college mga kaigo, meron po silang curriculum kung ano ang mga subject from first year to fourth year. Ganun din po ang isang review center. Yun po ang isang kagandahan niyan. Nakaplano na po yan kung ano ang mga subject na i-review ninyo from day one of review until the last day of review. Okay, kaya nga merong pre-board, meron pang mga mock boards at meron pang mga post-test examinations para sa inyo. Okay, yung ibang review center, meron silang mga program sa mga potential top-notchers, meron silang program sa mga struggling, okay? So, depende naman kasi yan. Basta importante po, mga kaigo, kailangan nyo intindihin is formal, meron po silang formal plan or formal program para sa inyo. Kaya nga, formal review. Okay, ang isang kagandahan nito, mga kaigo, sa formal review is meron po silang personal guidance and advice. Ibig sabihin, i-guide kayo face-to-face ha, i-guide kayo personally. So, andyan po yung mga lecturers, tuturuan kayo kung paano, halimbawa, paano sagutan ang board exam, kasi nagsisingit-singit din naman yan ng mga advices, nagsisingit-singit din naman yan sa lecture nilang mga strategies on how to review, ano ang pwedeng basahin, ano ang hindi pwedeng basahin, paano, etc. Okay, so yan po ang isang kagandahan ng isang formal review. Ang isa pang kagandahan nito mga kaigo is you can ask question. Okay, pwede kang magtanong. So habang nagle-lecture ang isang lecturer, pwede kang mag-raise ng kamay at tanungin mo yung hindi mo maintindihan. Okay, ngayon ang isa pang kagandahan ng formal review mga kaigo is yung nabibigyan ka talaga ng explanation sa isang topic. Kasi nga, sa formal review, merong magle-lecture sa'yo. Kasi sa review center mga kaigo, hindi po yan lecture type ang pagtuturo doon. Okay? Ibig sabihin po, isisimplify nila. Kaya nga review eh. Okay, from the word review, titignan ulit. Pero hindi po yung lecture na para sa mga estudyante na bago, ano yun, first time nilang maka-encounter ng ganyang topic. Okay? Kasi isisimplify nila doon. Ibig sabihin po, ipaintindi nila sa inyo in a easiest way possible. So, ganyan dapat po ang isang lecturer sa review center. Okay? At marami pa pong advantage ng isang formal review. So, again mga kaigo, ang unang uri ng pagre-review ay tinatawag na formal review. Ang pangalawang uri ng pagre-review mga kaigo is, alam nyo na, ito yung self-review. Okay? From the word self-review, sariling sikap mo talaga ang pagre-review mo. Okay? Ngayon, ano ba ang reason? Majority naman kasi ng reason mga kaigo kung bakit nagde-decide ang isang graduate na mag-self-review na lang is due to financial problem. Kasi
Dito sa amin, mga kaigo, ang range po ng review fees dito is from 10,000 to 12,000, which is masakit talaga yan sa bulsa ng ating mga parents or yung mga nagpapaaral sa inyo. Okay, kaya lang mga kaigo, ito po ang wala sa self-review na meron po sa formal review. Siyempre, unang-una yan mga kaigo is wala kang opportunity to attend lectures. Ibig sabihin, nagbabasa ka lang, andun ka, walang nagle-lecture sa iyo. Okay, unlike sa formal review na meron talagang magle-lecture sa inyo sa mga topics about sa board exam. Pangalawa mga kaigo na wala sa self-review na meron po sa formal review is yung personal guidance and advices. Siyempre, dahil self-review ka, walang mag-a-advise sa'yo. Walang magtuturo sa'yo, walang mag-guide sa'yo. Okay? Yung formal ha, yung lecturer talaga kasi siyempre pwede kang magtanong sa teacher mo dati kung ano ang pwedeng gawin sa board exam. Pero yung formal talaga na guidance or yung formal na magbibigay sa'yo ng advices, yun po ang wala sa self-review na meron po sa formal review. Okay? Ang pangatlo mga nawala sa self-review is you have to rely on your understanding. Dahil nga walang magpapaliwanag sa'yo na lecturer, eh kung ano lang ang binasa mo, yun na ang naintindihan mo. Okay? Except na lang kung ito pa isa, kailangan mo pang mag-research para maintindihan mo yung topic na yan. Unlike sa lecture na ipapakain na lang sa'yo. So ibig sabihin, magsumikap, okay? Magsumikap palalo yung nagse-self-review na maghanap pa ng information. Siguro manood ng YouTube, mga lecture sa Facebook, which is sa formal review, andun na. At ang susunod na wala sa self-review is yung walang explanation, yung mga binabasa mo. Okay, related sa mga sinabi ko kanina na sa formal review, meron pong mag-e-explain sa inyo. Kaya, kung hindi mo naintindihan yung binabasa mo, eh kailangan mo talagang mag-research para maintindihan mo. Hindi tulad po ng formal review, pag hindi mo naintindihan, pwede kang magtanong. At yung huli mga kaigo, na disadvantage po ng self-review is, yung nagsa-self-review, kailangan gumawa siya ng sarili niyang review program or review plan. Unlike sa formal review, may gumawa na po para sa inyo, which is yung mga review lecturers or yung mga personnel doon sa review center. So, kailangan mong sa isang buwan, ikaw dapat ang mag-plot kung ano ang babasahin mo, etc. Ikaw ang maghahanap kung mga questionnaires na kailangan mong sagutan. So, unlike yung formal, na andun na talaga. Okay? So, marami pa po ang mga wala sa self-review na meron po sa formal review. At yung pangatlo, mga kaigo, na uri ng pagre-review, which is para sa akin, ito po yung most effective kind of review. Ito po yung mixed review. Okay? Kasi may mga criminology graduate na nag-enroll po sa mga review centers na andun lang, umaasa lang sila sa formal review. Ibig sabihin, pagkatapos ng review nila, wala na, hindi na yan nagbabasa. Okay? So, meron pong mga ganyan. So, ang mixed review, mga kaigo, is formal review plus self-review. Yan. So, ito po yung mga hindi lang umaasa sa formal review, nagbabasa din sila sa sarili na. Kasi, ang self, dito po tayo sa mixed review, mga kaigo, ah. Ang self-review, supplemental po doon sa formal review. Okay? So, ibig sabihin, aside from mga resources na galing po sa formal review, okay, may mga sarili pa silang review materials para sa, parang baliktad no. Aside from mga resources doon sa formal review, eh tama pala, meron pa silang sariling resources para sa self-review. So ibig sabihin, iba ang formal, iba namang self-review. So ang tawag dyan is mixed review, which is the most effective kind of review. Kaya advice ko sa inyo mga kaigo, huwag kayong masyadong umasa sa review center. Dapat umasa din kayo sa other resources. At ang kagandahan ngayon mga kaigo is uso na po ngayon yung mga lectures sa YouTube, sa Facebook or social media. Okay? May mga online review na po yan. So ibig sabihin, after ng formal review, pwede kang manood. Yan yung lecture ni ganyan, yung lecture ni ganito.
yun po ay self-review na din po yan. So, sana napaliwanagan kayo mga kaigo.